Mga kasama, alam nyo bang batay po sa World Risk Index 2011 ng United Nations University Institute for Environment and Human Security? Pangatlo po ang Pilipinas kasunod ng Vanuatu at Tonga sa mga bansang pinakamadalas hagupitin po ng kalamidad, partikular na ng mga bagyo. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Isang beautiful Sunday afternoon, mga kasama, aming ginigilyo na mga taga-subaybay. Sharing ulit tayo ngayong hapon, mga kasama, ng mahahalagang impormasyon na lalong magpapabuti sa ating kalusugan at pangkalahatang pamumuhay. Of course, kapiling natin ang ating nutrition ninang, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Bernie, magandang hapon. Thank you very much, Rod, at magandang hapon po sa inyong lahat. At bago ako magpatuloy, Rod, gusto ko muna batiin ang aking mga na-meet noong kahapon lang, the other day lang, sa Malaybalay City. Oo, actually mag-asawa sila sa Barangay 1, Barangay 1 ng Malaybalay City. Sa may Bukidnon po. Bukidnon dito. Sa may Malaybalay. Si Miss Dina at saka ang kanyang asawa na si Crispino, mga IP sila, member ng IPs, pero napakaganda nila. Apat ang kanilang anak. Yung isa nilang anak naging malnourished, pero ngayon rehabilitated na. Silang dalawa ay may angking talento. Yung si Crispino ay marunong magpanday, kaya gumagawa siya ng mga bolo. At natap na siya para mag-train ng iba pang members ng community para magkaroon na rin sila ng sarili lang panday. Ito namang si Dina ay marunong siyang maggawa ng mga rugs at saka yung maghabi ng mga bag na gawa sa abaca fiber. Na yung mga throwaway na parte ng abaca stem. Oo, pakatuyo yun ang ginagawa niya. Mga maliliit lang na bags na ano. At natutuwa naman ako na ang ganda ng aming discussion sa kanya. Kaya nakita ko yung sticker mga ng RMN sa kanyang bahay. Sa bahay niya mismo. Tinanong ko siya kung nakikinig ka ba? Ano bang station niyo sa Malaybalay? Nakalimutan ko lang kung ano yung frequency natin. Pero tapos, meron tayo sa Malaybalay. Tapos nakalagay doon RMN. Yes, tinanong ko siya kung nakikinig ka ba sa radyo mo sa Nutrition tuwing Sabat. Sabi, nakikinig daw siya. Ay, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, ako yun. Ako yung pinapakinggan mo. Kaya tuwan-tuwa ako. So, hi Dina at saka si Mr. Crispino. Mulhay. Ayun. Oo. At saka, kumusta na rin po sa ating butihing punong barangay, si Mr. Gabriel Alima at saka lahat-lahat ng kagawad niya. So, maraming salamat maayong again. Hapon, ha? Maayong hapon. Ha? Sa inyong lahat dyan po sa may Malaybalay Bukidnon. Oo. Okay. So, dagdag ko dun sa info mo kaninang ibinahagi, Rod, na ayon naman sa United Nations Children's Fund or UNICEF, ang madalas na pinaka-naapektuhan ng natural calamities ay mga bata. Mm-hmm. O kasunod na ang mga nagdadalang tao at yung nagbe-breastfeed ng mga mami, tapos dyan yung mga older persons o yung matatanda, tapos syempre yung mga may kapansanan, at yung mga tinatawag na poorest of the poor. At kapag may kalamidad po, Ma'am Bernie, no, ang unang kinukulang rito ay mabilis na maubos yung pagkain. Oo, Rod. Pagkain talaga. Oo, kaya food insecure talaga yung mga naapektuhan. Tapos nilalamig na nga sila, tapos wala pa silang makain. Doble-doble pa ang kanilang nararamdaman. Kaya naman, ang pinili nating paksa ngayong hapon para magkaroon tayong lahat ng dagdag kaalaman ay Nutrition and Health Emergency Preparedness, o kung paano tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangang pangnutrisyon ng taong bayan sa panahon ng mga emergency at kalamidad. Ang magbabahagi sa atin ng kaalaman ay ang Nutritionist Dietitian 4 ng Health Emergency Management Service or HEMS ng Department of Health. Walang iba kundi ang ating suki na rin, si Ms. Florinda Panlilio. Good afternoon, Ms. Flor, and welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Magandang hapon
po, Mr. Rod and Ma'am Asek Bernie. At sa lahat po ng listeners ng Radyo Musa Nutrition, ako po ay sinugo ni Dr. Carmen Sita Banatin ng Health Emergency Management staff. Alam niyo naman po, kapag public service at pagdating sa emergency, wala tayong tanggi kahit anong oras. Ito ang Boy Scout na Girl Scout. Laging handa. Laging handa. Alright, diretso na tayo sa ating issue, ma'am. No? Ano ba ang HEMS at yung ginagampan ng papel po nito, Ma'am Panlilio? Opo. Ang HEMS po, kung i-define natin siya, Health Emergency Management Staff. Okay. Ito po ay isang opisina sa loob ng Department of Health na ang mandate namin ay tumugon sa mga health emergency needs ng ating affected population, lahat po ng komunidad sa ating bansa. And ang opisina po natin ay siyang nagre-represent sa Department of Health sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Marami pong sangay ng gobyerno ang miyembro ng National Disaster Coordinating Council. Yung dati niyang yun yung NDCC dati. Ngayon ay base po sa RA 10121, naging National Disaster Risk Reduction and Management Council. So pagdating po sa usaping health emergencies, ang ibinigay pong sa atin, trabaho at responsibilidad ay dito sa area na to. And hindi naman tayo makakatugon po dito sa area na to kung hindi tayo makikicoordinate sa ibang ahensya din ng gobyerno. So, tayo po ay nakikicoordinate din sa iba't ibang national government agencies kagaya ng DSWD, kagaya po sa DOST, no? Sa even nag-organize po ang opisina natin ng health sector kasi pati po sa police kailangan nating makikoordinate dahil lang security ay kailangan natin kapag tayo ay tumutugon sa pangangailangan sa emergencies. Hindi po ibig sabihin na kapag sinabing health emergency, taga-health lang ang tumutugon. And ang pinaka-close po naming ka-partner, syempre, ang aming co-lead sa nutrition cluster, ang National Nutrition Council. Internationally, sinusuportahan po tayo ng UNICEF at iba pang international organizations. Ms. Floor, ano pong mga uri ng emergency ang tinutugunan ng Health Emergency Management staff ng Department of Health? Meron tayong dalawang malaking kategorya po ng emergency. Ito po yung tinatawag nating man-made, pero ang tawag na namin human-generated. Okay. Ito yung mga emergencies na kung saan may kinalaman gender tayo. Gender fair language. Human-induced or kagaya ng mga sunog, tayo po yun. Kagaya po ng mga chemical spills, tayo po yun. Pero mayroon din po tayong tinatawag na natural calamities. Ito po yung kagaya nitong nakaraang karanasan. Ito pong nagkasunod-sunod. Opo, Typhoon Henner, bigla siyang sinundan ni Habagat, siyang sinundan ni Helen. At ngayon po, kasi naka-duty ako ngayong 24 hour, may namumonitor na naman kaming low pressure area na pumapasok sa Basco, Batanes. So, sabi ko nga po, hindi pa tayo nakakabangon. Tama. Pabangon pa lang tayo. Meron na namang bago. Opo, meron na namang bago. So ito po yung mga klase ng kalamidad, emergencies na tinutugunan natin. So halimbawa, Ma'am Floor, yung food poisoning sa mga, halimbawa yung nagkaroon ng food poisoning sa isang affair, ganun, kasama rin kayo doon? Opo, kasama tayo, ma'am. Especially kung mayroon po tayong mass casualties. Halimbawa po ng mass casualties, kasi ang amin pong cut-off. Paano ba tinatawag na mass? Tama. Kapag ang namatay ay 10 at mahigit pa. Po, yan ay binabase natin dun sa kapasidad ng ating mga healthcare facilities. Okay. Kaya pa bang i-handle ng hospital? Kaya pa bang i-handle ng mga stocks ng medicines natin o mga gamot? Kaya pa bang i-handle base dun sa dami ng mga hospital staff or healthcare facility staff na naka-duty at a given time? So, halimbawa itong nakaraan lang na habagat, Ms. Floor, ilan ang naging casualty natin dito? More than 10, More than
2010. Po. So na ano, mm-hmm. na-mobilize kayo nung lagay na yon. Madani po. Kaya mm-hmm. nga po kami kahit nasa preparedness division na Kuasek, mm-hmm. kami po ay pumupunta dun sa ating operation center kasi uh-huh. ito ay bukas 24/7. Okay. Ano na nga yung inyong ano number? Di ba binigay opo. Sa atin last week ni uh-huh. Dr. Escartin. Escartin. Oh, kasi naging guest namin siya uh-huh. last week. Ano na nga yung mayroon hotline? Tayong dalawang hotlines uh-huh. po kapag ka tayo po ay may pangangailangan uh-huh. na related sa emergencies. Uh-huh. Ang una po ay 711-1001 okay. at 711-1002. Ito po. Yung 1 after 7 oh, tapos 1. Okay. Nilabi po natin yan sa PLDT para mabilis yung matandaan ng community. Opo. Kailangan kasi mabilis tayong ma-access. Correct, So, pagka naman pinag-usapan ay pangangailangan sa nutrisyon during emergency, paano naman tinutugunan ito ng HEMS? Opo. Actually po, hindi lang HEMS sabi ko nga ang tumutugon. Mm. Ang approach po na ginagamit natin dito ay nutrition approach. Ang una pong pwedeng magutom sa isang kalamidad o sa isang emergency ay ang mga sanggol. Mm-hmm. Sabi nga po ni ASEC kanina. Mm-hmm. So, ang ating pinopromote dito kasama ang mga partners natin ay exclusive breastfeeding talaga, ASEC. Pagpatuloy pa rin. Marami po ngayon natutuwa ako kahit sa media. Kanina po nanonood ako sa sa radyo din. Opo, hindi ko sasabihin. Opo, although, syempre, madami pong mga kaibigan tayong network. No? May interview yung magulang, ang sabi niya, ang anak ko hindi siya inubo. Lahat kami inuubo kasi nga po nilalamig sila sa evacuation centers, no? Dahil pala siya ay aking napapasuso at pinapasusong tuluyan. So yun actual pong mga antibodies, di ba? ASEC, yun po yung panangga nung bata, nung sanggol, dun sa kung ano man yung mga microorganisms kung saan siya exposed. So, pruno-promote nyo at saka pruno-protektahan ang pagpapatuloy ng pagpapasuso, opo. Even during emergencies. At saka in evacuation opo. Centers. Malaki ang ano po dito, ASEC, kasi unang-una po, wala tayong siguradong malinis na tubig, pagtitimplahan ng gatas, Naalala, ko tuloy Ma'am Floor, yung nangyari sa isang evacuation center sa Kalumpit, instead na tubig, ang inilagay niya sa gas. Kung breastfeeding kasi wala yun. Wala daw sila ng ilaw. Oo, kaya nga. Yung kasera, ay anong tawag doon? Yung kasera. Yung kasera lang. Sa, dun, sa buong evacuation center. So nagkamali si nanay kaya kawawa ng bata. So yan, tama yan na with the with breastfeeding being promoted and protected, wala talaga ng disgrace. Danger dun sa infant. Pangalawa po doon, dun sa masa may edad na, yung complementary feeding natin, ASEC, importante po ito. Kasi dun sa food relief ng DSWD, kailangan siguraduhin natin na mayroon tayong dapat na maiprepare na pwedeng ipakain dun sa mga older bata. Children. Opo, yung 6 months up to about 2 years. Opo. Sila kasi yung hindi pa pwede dun sa mga matitigas na pagkain. Mm-hmm. Opo. So yung sinasabi mong pack galing sa DSWD, family pack yun, for emergency. Mm-hmm. So meron din doon. Supposedly po, may usapan kami ngayon with DSWD kasi po, yung Typhoon Sendong naman na experience natin, ASEC. Nakita ko rin yung area dito sa Cagayan de Oro, yung naapektuhan ng Sendo. Ang laki pala talaga. Opo, grabe po. Karanasan po namin, nag-evaluate kasi kami ng nutritional value ng family pack, ASEC. Medyo kulang po siya. Kaya ngayon, mayroon po kaming usapan with DSWD para po makapag-repack kami ng mga items na kung saan kapag talagang ipinak mo yan, masusuffice no, yung nutritional needs ng isang pamilya. Okay. Alright, mga kasama. Yung mga nasa evacuation centers ngayon. Kung may mga katanungan ho kayo sa ating bisita ngayong hapon ng Health Emergency Management and Service o HEMS na si Ma'am Floor Panlilio at sa ating Ninang ng Nutrisyon, si ASEC Bernie Flores. Bukas po ang aming mga linya para sa inyong mga tawag, mga kasama. Pwede ho kayong tumawag sa 882-2374 o di kaya mag-text sa 0919-884-0659. Magpapatuloy po ang radyo mo sa Nutrisyon, pero puntahan muna natin ang
much-awaited na segment ng programa, ang ating text question of the day. Oo nga, mga kaibigan, ang dali-dali na naman ang tanong natin at giveaway na giveaway. Ito po yon. Anong bahagi ng Department of Health ang nangangasiwa sa emergencies at disasters sa sektor ng kalusugan? Bigyan ko na po kayo ng clue. Ang acronym niya ay HEMS. Jesus, nako. Napakadali. Mga kasama, i-text pa rin yung... Parang gusto mo nang okay, sumali. Okay, Actually, nabanggit ko na yung kanina-kanina lang. Mga kasama, i-text po ang inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, syempre ang sagot, at isend po sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang ating usapan ay tungkol sa Nutrition and Health Emergency Preparedness. At bisita po nating resource person sa studio ngayon ay walang iba kundi ang ating kaibigan na si Miss Flor Panlilion. Siya po ay nutritionist dietitian for ng Health Emergency Management staff ng Department of Health. At kinakatawan niya si Director Babes Banatin. Okay. So ituloy-tuloy natin ang kwentuhan, Miss Flor. Paano ba ang paraan ng pag-implement ng nutrition interventions ng HEMS, lalo na doon sa punto ng sa evacuation centers or sa mga emergency situations? Opo. Napakabilis po ng ating pag-implement dyan kasi mayroon tayong 17 regional health offices around the country, ASEC. So ito po bawat yung... Bawat isa ba sa kanila, mayroon din ng parang mini HEMS? Opo. Mayroon tayong mga HEMS coordinator po. At the same time, natutuwa ako, ASEC, na ang mga nutritionist dietitians natin at the regional level... Pati na po ang ating mga regional nutrition program coordinators na trained na natin sa nutrition in emergencies. So alam na po nila kaagad at the outset of the emergency kung ano yung mga dapat gawin. May mga steps po. Like pag putok po ng emergency, alam na nila na kapag pwede na tayong pumunta, makapag-assess na tayo. Nasaan si mga nanay na nagbi-breastfeed para matulungan natin sila na hindi sila lumipat sa bottle feeding? Nasaan po yung mga bata na medyo payat para ma-refer natin sila sa mga kapartners natin na magbibigay ng supplementary foods? Tapos po, nasaan yung mga bata na targets natin for micronutrient supplementation? Kagaya po ng vitamin A. Pagputok po ng emergency, ASEC, nagbibigay tayo agad ng vitamin A kahit supplement. Kahit walang sakit, kahit hindi payat. Opo, ASEC. Kasi po ito yung protection natin dun sa mga communicable diseases na nasa evacuation centers. Maliban po dito, yun pong regular program natin on iron supplementation, ASEC, ikinokontinue natin. And mapalad po tayo na kapag mayroon ngang kalamidad, parang sabi ko nga po kay Mr. Rod kanina, opportunities in adversities, darating po yung mga partners natin. Ngayon po, mayroon tayong binibigay ng mga international partners natin, ASEC, na may memorandum na rin tayo sa Department of Health, itong ating micronutrient powders na magaling po para makapag-prevent o kaya makatreat ng anemia. Kasi po, mayroon siyang composition, specifically ang iron content niya ay napakataas. So parang, Plus 15 other nutrients. Opo. Kaya ito po yung mga ginagamit natin maliban po dito sa Typhoon Sendong, ASEC, at saka ito po ngayong panahon na to, namimigay tayo ng Plumpidose. Ito po yung panangga natin para hindi maging malnourished yung mga batang ang kanilang nutritional status nasa borderline na siya. Nakukompromise kasi. Ayaw po kasi natin, ang pinakamandato natin sa Department of Health po, mapigilan yung paglala ng kanilang nutritional condition. Hindi babagsak yung timbang nila. Ang pinaka-indicator po kasi natin dito sa ating emergency management is as much as possible walang mamamatay. Konti yung masasaktan. Kapag po sinabi nating masasaktan, yung physical injury, emotional injury, psychological injury dahil nagutom sila. So marami po tayong
inaagapan dito. Mm-hmm. Kaya po ang ganda nga ng setup na ang health emergency management staff ginawa siyang head po or lead ng apat na clusters. Health, nutrition. Kwento, sandali lang. Kwento muna, Ms. Flor, paano ba nakakluster yung NDR, ano to? NDRRMC. Para maintindihan lalo ng mga nakikinig sa atin. Kasi marami rin tayong nakikinig sa atin ng mga, yung mga barangay-barangay ba na ano, local pamahalaan. Opo. Sige, pakikwento. Meron po tayong, may ibinaba pong circular ang NDRRMC way back in 2009, mm-hmm. kung saan in-introduce nila yung tinatawag na cluster approach. Okay. Opo. So lahat po ng ahensya na halos pare-pareho yung kanilang mandato, ikinaluster para po mas coordinated, mm-hmm. mas coherent, no? Mm-hmm. Mas collaborated yung magiging response. Mm-hmm. So halimbawa po sa ating health cluster, papasok po dito yung lahat ng ahensya ng gobyerno at saka lahat po ng international organizations na ang kanilang ginagawa ay mga health interventions. Okay. Kaya po ka-partner namin, opo, ka-partner namin dyan ng World Health Organization. Okay. Opo. So isang cluster ang isang cluster po ano ang health. Ang pangalawang cluster po, syempre yung nire-represent ko ngayon, ito yung nutrition cluster. Okay. So lahat po ng mayroong mandato ng nutrition, kagaya nga po sabi ko, ang kulid natin is National Nutrition Council, pero within the Department of Health, mayroon pa rin pong opisina na ang mandate nila on micronutrient supplementation, ka-partner natin sila. Mm-hmm. Opo, pati po mga Food and Nutrition Research Institute, DSWD, kasi po wala tayong magagawang supplementary feeding program, ASEC, kung wala po ang DSWD. Mm-hmm. Maliban po dito yung ating WASH cluster, Water, Sanitation, and Hygiene. Uh-huh. Opo, cutting across kasi yan, Mr. Rod and ASEC, ma'am. Kasi po, kung halimbawa may kinakain man, kung hindi naman nasisigurado yung kalinisan, hindi nasisigurado yung kalinisan ng kapaligiran, wala rin po. So, doon din yung parang camp, no? Yung management sa camp po, waste disposal, waste segregation, toilet facilities. Correct. Opo. And yun lastly, pong pinakalas yung ating mental health and psychosocial support. Okay. Ito po yung sinasabi nating hindi siya kita pero importante siya. Ang isang taong may trauma po sa emergency, hindi siya makakain, ASEC. Kaya po yung pagbigay pa lang natin ng pagkain, psychological first aid na po yun, napaka-importante. Sabi ko especially pag may namatayan, di ba? Opo. So anong mga challenges naman, yung maganda na yung ating clustering, marami tayong sumusuporta ng mga international organizations, pati ang ating mismong pamahalaan, malaking ang suporta. Ano yung mga challenges or balakid ang nararanasan ninyo sa pagpapatupad ng ganitong mandato? Opo. Minsan kasi, ASEC, hindi natin maiwasan na yung mismong dapat na nagtatrabaho para sa atin ay biktima sila ng kalamidad. Ay isang malaking balakid. Minsan po gusto nating magtrabaho pero syempre, kung ang mismong pamilya natin ay naapektuhan, ang hirap pong bumaba. Mm-hmm. Pero minsan po, dahil dun sa commitment na ng mga tao, pagkatapos pong kalingain, panandalian yung kanilang pamilya, andun na sila. Mm-hmm. ASEC, nagre-report nakita, na po. Nakita ko yan first hand sa Infanta tsaka Real sa Quezon, nung talagang nagkaroon sila ng mud floods, flood na mud. Pati ang mayor nila, si Ma'am Filipina America. Nako, talaga naman, sabi niya, naranasan mo na ba, ASEC, na mag-toothbrush ng t-shirt ang ginagamit? Kasi yun mismong damit nila, yun lang ang natitira. Doon na sila nag-toothbrush para lang. Dahil yung bahay talagang wala na siya. Hindi naman na wash out, pero natabunan talaga ng mga putik. Tapos marami daw na talagang mga workers nila mismo talagang apektado. Kaya ang hirap-hirap daw talagang tumulong kung ikaw mismo, sabi mo nga, Ms. Flor, mismo ikaw ay biktima. Opo, maliban po doon kapag bumagsak ang mga lifelines natin. Ano yung lifelines? Ito po yung wala tayong communication, wala tayong transportation, walang nasira tubig. Yung ating mga infrastructures. Walang ilaw, ganun. Opo, walang ilaw. Pati mga hospitals po natin na damage, ASEC. So halimbawa, yung mga injured,
yung mga nangangailangan. Opo, saan natin sila gagawin? Typhoon Ondoy scenario yan, ano? Opo. Sa Ondoy, di ba? Ganun ang lahat ng hospital yata sa Metro Manila, pati opisina opo, namin, nalubog. Oo, grabe talaga. So, napakahirap pala. So, ano pa? Maliban po dito, Asek, minsan po, yung tulong ay hindi natin na ipaparating dun sa mga dapat na makatanggap nung tulong. Kasi po, mahirap mag-gather ng information para ma-distribute natin equitably yung ating mga services. So, eto po yung mga dapat na plansyahin. Kaya nga po sabi ko, importante yung coordination, yung collaboration. Opo. Even yung pag-generate po ng simpleng report na basihan natin kung paano natin maiparating yung mga services, mahirap i-generate. Kasi nga po, wala tayong telepono, wala tayong internet access, wala tayong marami po. So, paano kayo nagko-cope? Halimbawa, ikaw, personally, halimbawa, kasi you witness all these things. Opo. Paano mo kinukope yung mga ganong challenge? Nasanay na siguro kami, Asek. May mindset na kami na kahit na baha, kailangan naming lumusong. And nagpapalakas ng loob po namin, Asek, yung nandyan kayo na mga ka-partners namin. Kasi po, ang mga partners natin, they will find ways and means kung paano marating yung mga affected ng kalamidad. At the same time po, naglalagay na rin kami ng sistema in place. Halimbawa po, itong nakaraan, Asek, na talagang malakas ang habagat at alam naming babahain kami sa Tayuman, nag-set up po kami ng satellite office sa Quezon City. Diretso na. Opo. So, at least po, dun sa pag-set up namin ng backup na ganon, hindi kayo opo, kung halimbawa mag-malfunction man or hindi ma-paralyze yung operation ng isang unit, mayroon pa rin kami isang unit na magkocontinue. Nasa command center na kayo. Opo. May step 1, step 2 na kayo. Mayroon na po. Kung ganitong nangyari, step 2 tayo. Opo. At the same time, Asek, pagdating po sa logistics, bago pa syempre dumating ang kalamidad, tayo naman mahilig dun sa prepositioning. Nakatambak na. Opo. Naka-store. Hindi naman tambak, naka-store na. Opo. Nandun na sa mga dapat pong puntahan ng services para hindi tayo mahihirapang mag-mobilize. Opo. So yun po yung I'm sure ang mga listeners natin, Rod, ngayon natutuwa dahil napakalinaw ng pagkaka-explain ni Ma'am. At saka nakita natin na sa sinabi ni Ma'am Floor, ayan naman pala tanda ang ating pamahalaan, pati yung mga ating mga partners sa labas, mga international organizations. At naka-preposition yung ating handang tulong para sa mga sakuna. Kaya naman pala, although siyempre hindi maiwasan na magkaroon ng fatality, kita mo kaagad yung response. Yes. So pasalamatan na natin, Rod, ang ating bisita ngayon. Maraming salamat po, Ms. Flor Panlilio, ang atin pong guest resource person sa studio. Siya po ang nutritionist dietitian 4 ng Health Emergency Management Staff ng Department of Health. At sa iyong pagpapaunla kahit na Sabado at nasa 24-hour kang assignment, naging bisita ka namin ngayon dito sa studio para ipagpaliwanag sa ating mga nakikinig ang nutrition and health preparedness sa emergencies. Tiyak marami ang nagagalak, Rod, kasi malamang may sigurado kaming maasahang tulong kapag dumating ang pangangailangan pangkalusugan sa panahong may kalamidad. Thank you very much, Ms. Panlilio, yung parting words po natin para sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, Ma'am. Kami po ang ina-advocate talaga namin na ang health emergency management maging way of life ng bawat tao. Kagaya nga po ng sinasabi ng mga kaibigan nating sa television, am I ready? I am ready. Dapat po nandun tayo sa level ng readiness. Handa tayo palagi. Na kung sakaling hindi po kasi natin alam ngayon kung sino yung dadatnan ng kalamidad, dapat po tayo ay handa personally. Ano ba yung dapat kong dalhin? Ano ba yung dapat mayroon ako? Ano ba yung dapat na maging kahandaan ko? No? Sa ano po, may symbolic kaming ginagamit dyan sa DOH, yung ating pito at saka flashlight. Actually, symbolic siya nung preparedness. Okay. Hindi yung gamit niya na kapag ikaw ay naipit at hindi ka makita, pipito ka. Pero more than that, yun pong symbolism na ikaw ay laging prepared. Handa. Okay. Okay.
Salamat again, Miss Flor. At ngayon naman, yung mga pinakahihintay ng ating mga listener, Ron. Mga naunang nag-text ng tamang sagot sa ating text question of the day ay sina Anthony Peralta ng Tacloban City, Leyte. Wow. Oo, talaga, si... Laging handa si Anthony. Ang pangalawa si Jorix Aquino ng Iligan City, Mindanao. At ang pangatlo ay si Evelyn Soriano ng Novaliches, Quezon City. At ang sagot nilang tatlo ay Health Emergency Management Service ng Department of Health. Kompleto tayo ngayon. Meron from Mindanao, meron dito taga Metro Manila, meron ding taga Visayas. Tacloban City. Congratulations sa ating mga winners. So, tatanggap kayo ng isang daang pisong load. Oo. Doon naman sa mga naunahan sa pag-text, makinig lang kayo lagi kasi sabi nga pag may tiyaga, may load. Este, nilaga. Okay. Alright, isa naman po makabuluhang episode ang aming inihatid sa inyo. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At thank you very much po, dear listeners, sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in din po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1 o'clock ng hapon. Pwede niyo rin kami maging friend sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click niyo lang po ang like at friends na tayo. At maaari niyo rin kaming i-follow sa www.twitter.com/radyonutrisyon. At kung nais niyo mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at mga nakaraan pang episode, punta lang po kayo sa www.youtube.com/radyomosanutrisyon. Small letters po lahat yan. At mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ang inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan.